bahay, nakaligtas na siya sa akin. Guguluhin ko pa rin ang kanyang pamamahay. Maging ang kanyang pinagtatrabahuan ay guguluhin ko. At naging ang lahat ng mga mamamalito sa barangay na ito ay guguluhin ko rin. Nang maalala nila kung sino ako. At kayo, kung naging kayo ay nakakalimot na rin kung sino ako, kayanin niyo magpakilala ko sa inyo. Ako si Monita, ang kasalukuyang reyna ng kadiliman. Aakitin ko ang lahat ng mga tao dito. At kayo, kapag hindi kayo nag-ingat, pati kayo ay kukunin ko. Hindi ako nagbibiro. Dahil eh, nung mag-igib ako ng tubig sa poso kanina, sinibayan ako na ng goni. Ano talaga eh? Bakit ba naturingang meron tayong metro ng tubig tsaka gripo? Eh, sa poso rin pala ang bagsak. Ikaw no? Nakahaligo ko lang po ah. Eh, kagabi pa nga po ako nag-igib daw. Apat na tabo eh. Apat na tabo? Nagkasa sa'yo apat na tabo? Una! Hindi nagbuhos po ako. Hmm. At alam niyo po, sinigurado ko pong may tubig dito. E di po ba, sana po yung buho ko. Mm-hmm. Ngayon, nagshampo na po ako. Hmm. Ngayon po, tubig dito, pinahid ko po sa buong katawan. Ngayon po, nagsakol po ako. Yun. Tabo, number one yun. Apo. Oh. Pagkatapos po, syempre, di magbubuhos na po ulit ako. Babanlaw. Magbabanlaw na po ako. At dalawang buhos na po yun, ha? Dahil isa po sa ulo, ano po yun? Isa po dito. Balang dalawa, tabo, two and three. Apo. At ngayon naman po, yan, aalis na po ako. Bali kasi po, nililigo po ako. Yung mga pinapaligo ko po, eh nandun po na pupunta po sa timba. Kasi po, sa timba po ako nililigo eh. Ngayon na yun, eh, nandun pa na siya sa loob ng timba. Kasi naip po akong tubig, eh, pinamplash ko po doon sa toilet. Matipid ah. Pero sabi mo, apat ang tabong inipon mo. Apa? Eh, tatlo lang naman ang ginamit mo. Eh, gusto po eh, tinira ko para kay daddy. Bakit pa? Ay, nangangatik. Hindi, loko lang. Para po, may panlaba kayo. Ikaw, ha? Papatawa ka pa, ha? Kaya pala nag-aamoy patis dito, ha? Pero alam mo, teka, di. Alam mo, may hinaharap akong malaking problema, eh. Mas malaki pa doon sa kung ano may pinagdadabog na ate ami mo? Hindi ko ako nagdadabog! Wala. Gusto mo, gusto mo. Pag mas namumula sa tabatsi, baka sakali naghahanap lang na attention na. Sina? Kasi po. As you were saying, Miss Cabisote, ¿quién es un problema? kasi po, Daddy. Oh. Iniisip ko po yung pasukan eh. Ang pasukan? Eh, paharapin ko na naman po yung pag-aaral ko. Eh, mag-grade 4 na po ako. Eh, mahirap po eh. Hihirapa ka, grade 4? Ang bira ka, maning-mani. Ano po ibig niyo sabihin? Peanuts na peanuts! Dati yung ano, huwag na po kayo maglukot
Kinakabahan na po ako eh. Ba't ka naman kakabahan? Ang bihira kayo, may kasama ka naman genius dito sa bahay. Mami, genius mo ba kayo? Hindi na. Hindi siya. Hindi siya. Eh, si Ate Ami mo ba? Funny. Sige, pagtawanan niyo ako. Tawanan niyo ako. Patutunayan ko sa inyo na ako'y genius. Anak, ako ang iyong magiging tutor. Sa ingay ng ginagawa nitong mistisang bangus na to. Sige, laitin niyo ako. Salamat ka nga, bangus na sinabi ko, di galunggong. Alam ko na, mamamalingkin nga pala yan mamaya. Oh, eh mamamalingkin lang pala, nagkakaganyan na. Eh, alam mo na gusto niyo gawin ko, matuwa ako. Eh, sa pamamalingkin na yan, nakuha ko to. Yan, yan ang resulta ng pamamalingkin na yan, yan, yan. Kailan? Kapo no, eh, papano? 73 daw isang kilo ng chicken wings. Titinawaran ko ng 40. Sinapak ako ng tindera. Yan ang resulta. Yan. Eh, antindi mo naman pala kasi ito. Eh, antindi rin ang budget na binibigay mo. Tama na, tama na. Walang patutungan itong pag-uusap na ito eh. Sige. Meron ho ba kayong solusyon, Mr. Genius? Of course. Aiza, anak. Higil mo muna yan. Makinig ka muna. Manood ka, ha? You watch. You listen and learn. Look at it, oh. Gano'n ka kadalas mamalengke? Araw-araw, oh. At sa maniwala kayo sa hindi, ang laking hassle sa tawaran, ang laki pang sakit ng katawan. Ayun! Eh, kaya ka naman pala na hassle sa pamamalengke. Inaaraw-araw mo. Huwag mong gawing araw-araw. Gawin mong once a week, tignan mo, hindi mo iindahin. Hindi pwede. Why not? Eh, saan natin ilalagay yung pinamalengke para sa isang linggo? Oh, man. Sa refrigerator. At pag nag-brown out? Eh, di. Isang pagkain. Medyo. Oh, paano? Alam mo na kung bakit kinakailangan araw-araw ang pamamalengke. Eh, tsaka na natin pag-usapan. Nakatuturo na pag... Wala ko ito yung usapan. Hindi. Isa-isa lang at mahina kalaban, okay? Si Aiza na ako nang magreserba ng oras ko. Kaya hindi ko muna kayo maaasikaso. Si Aiza muna ang asikatsuhin ko. Oh. Sige. Magpahinga ka na sa atin. Yes. Ano bang balak yung gawin? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Bakit ho? Parang... may nakikinig. May nanonood. Si Monita? Hindi lamang siya. Sila. Ay,
Hindi kaya anak ka ni Pipoy? Kita niyo naman po. Malagombo. Hindi, si Pipoy lang ang nakaka-stroke sa akin ng ganyan eh. Kinakausap po, akala ko nasa labas eh. Pala, nasa tabi ko na. Daddy, mamaya na po yung sumang Pipoy. Eh dahil, naiisipan ko na po, magpasukan na po eh. Nag-daganon na yung puso ko. Nangatay? Hindi, nag-a-apin daw. Anak, 5 minutes. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes at pagpasok mo ulit dito, matututor na kita. Talaga po? Talagang talaga. Talagang talagang talaga po? Talagang 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 talagang. Prince of Wishes? Prince of Wishes? Yes, boss. Malay nga. In English ko lang ang tawag sa'yo. English na rin ang sagot mo, ha? Of course. Anything? Walang nga. Kala ko pa naman, social ka na. May pa-worse-worse ka pa. At pa mo naman yung bibig mo pag umuubo. Sorry, boss. I forgot. Give me books. Books. Okay. Ano ka ba? Inubo ka lang, nabingi ka na. Hindi, give me 5. Books ka ako, give me books. Bigyan mo ako ng mga libro ni Aiza para sa grade 4. At nang sa ganun, matutor ko na siya tungo sa pagiging genius ng aking anak. Okay. Yes. Good. Yes. Sana kinumpleto mo na, pati notebook tsaka pad paper. Ang kasi na ng bossing, kinakapos ngayon ng papel eh. Kaya nga napos po yung mga sukpa ng mga bata. Daddy! Daddy, napos na po. Uy! May makalibro na po ako. At ibig sabihin niya, ngayon pa lang, eh magbabasa ka na. Uunahan mo na yung mga kaklase mo para pagdating ng pasukan, hindi ka anga-anga. Tulad ito, mathematics. Importante ito. Bakit po? Aba, yung mathematics, yan ang pundasyon ng mga kurso. Katulad ng, kunwari kukunin mo, accounting. Ang mga accountant pa naman, pagkatapos ng makakuha ng CPA, na papasok ka agad ng trabaho. Saan po? Ay, sa mga opisina. Eh, bakit ang sabi? Marami raw po mga opisina nagsasara ngayon. Ha? Ako, Amalia, tigilan mo yung pag-iyak mo. Walang mangyayari dyan. Eh, talaga naman natatakot ako pumuntang palengke mag-isi. Baka mapaaway na naman ako, materno ang patumpas ako sa pisini. Ayaw mo nun magpantay ng misto lang meron kang blush on? Please lang, huwag mo nang ipatong sa akin ang problema mo dahil mas mabigat ang problema ko sa iyo. Ano? Nakita mo naman, di ba? Nagpatayo ako ng turuturo niya sa taba ng tindahan ko. May kumakain ba? Hindi ba? Palugi na. Bakit? Kaganaan ka ba naman kumain ng may basura niya sa harap mo? Nga pala. Bakit nagkaganto rito? Ay, naku, ang mga maginoong basurero, ayaw magpakamagino. Nagpatulong ako kay Pipoy para naman mailagay ito sa bandaron. Kaywa, epek. Nasaan siya? Ayun, misto lang ka, nagpapahinog. Sabi mo, ayaw mo magtapo ng basura, ayaw mo! Ito pala. Diba, sabi mo, nung araw, pag may kailangan ako sa'yo, sabihin ko lang, ibibigay mo. Kahit ano,
gagawin ko. Basta wag mo lamang ako, papaktapunin ng batulan ng diakin. Sumama mo lang ako sa palengke, oh. Ha? Sa kondisyon? Ano? Ha? Isasawag mo ako sa mga lulutuin mo kaya. Oh, teka sandali, ha? Itatanong ko lang sa Ate Faye kung pwede, ha? Ah, sige. Okay. Ibigay mo sa akin. Ayaw ko. Kita mo namang klas na klas ang dating ko. Kung mapagbitbitin mo ko ng basura. Sayang. Pakakainin pa naman sana ka sa aking turo-turo. Na mababait. Nagkakagalit man sila, nagkakasunod. Sa palengke nang nag-iisa eh. Sir, sasamahan na kita. Ay, huwag mo. Eh, trabaho ko ko ito. Alam mo pala eh. Gusto ko sana magpasama kay Pipoy. Sasama ba? Isasawag mo natin lang sa ulam. Ha? Sige na ho, pumayag na ho kayo. Hindi naman ho palaging ganito eh. Ano, pagka nakasanayan lang sa palengke na may kasama ako si Siga-Siga at dadagol-dagol ang katawan, sigurado ho, hindi na ho ako bubugbugin. Hindi ko na rin ho isasama sa people pag nagkaganon. Eh, gano'n naman katagal to? Mga isang linggo lang ho. Sige, sige. Ako nang bahala sa Kuya Enteng. Yeah! Buti naman na tumayag ka. Eh, wala, ine. Hindi naman kami magtutulungan. Walang mangyayari. Bakit ho? Huwag mo mabanggit-banggit yung salitang tulong kay Munyita. At lalo siya manggigigil. Magaling! Ang sabi ko sa'yo, magtatanong lang ako sandali sa Ate Faye. Anong ginawa mo? Nagpakabondat ka na! Relax! Eh, paano ako magre-relax? Eh, malinaw ang ginawa mo. Itinabi mo ang lahat ng basura dito para makakain ka ng libre. O paano? Ako ngayon ang walang kasama sa palengke. Tamahan kita. Talaga? Oh, matutuwa sa akin si Enteng ito. Enteng na naman? All for one. One for one. Huwag mo
mo ng pintasan ng English niya at hindi naman teacher ang kailangan ko, di bodyguard. Koyfie, mamaya na yan, tara na. Tara na mamaya, nalika na, tara na. At baka mamaya wala na akong may handa at may kaulam siya kay Bossing. Ano, wala na. Bossing? Si Enteng din yun. Eh, bakit pa sino puro Enteng na naman Enteng? Para bang ngayon lamang kayong nagharap? Ang Tagalupa ang nag-i-influensya sa kanila at tungo sa kabutihan. Hanggang ngayon? Parang ganun! Aiza, pwede ba? Huwag mo akong pilosopuhin. Eh, hindi tayo magkakaintindihan. Tagalupa? Ah, excuse me, ina, nagtututur ho ako. Sa tulog? Hindi siya ito. Ay, naku. Sandali lang, Tagalupa. Hayaan mo muna ako makapagbigay sa'yo ng babala. Babalang babala? Importante ang sasabihin ko. Ganon din mo ang pagkain ni William Tell. William, kakain muna tayo at malam na niya sigura mo. Hindi ka namimiloso po. Makikinig ka at nang magkaintindihan tayo. Ay, sa... Oh, Daddy! Nasaan na napupunta tayo sa usapan natin? Mamaya na yun. Kailangan kumain muna tayo. Yeah. Sakay! Nainip pa kamay. Bigla mo naman eh. Kanina dahan-dahan. Open the door! Close the door! Tulungan tayo. Uy! Speaking of tulungan. Magaling. Pumuesto ka na naman ang mas mataas kaysa sa akin. Matapang ka na ulit. Kung hindi ko pa alam na nagitla ka kanina nang hindi napikon ang Tagalupa. Check! Hindi ko nagitla. Ayaw mo sumuko? Humihirit ka pa rin? Susuko. Lalo na dito sa bago kong anyo. Nagagandaan ka ba sa akin? Ano mo sa palagay niyo? Manghina ka. Manghina ka pa! Dahil nasa kahinaan ninyong mabubuti, ang ikatatagumpay ng tuluyan ng katiliman. Sige! Uy, sexy! Sabi ko na nga ba't may katkaran yung pagigetak ko. Hindi ikaw. Ako. Ah, sexy-sexy yan. Tutal, inumpisahan nyo na pagtutulungan. Ito, tuloy na. Okay? Okay. Ah, mali. Ay, kung ano man ang hingin mo, oo. Kung magluluho ka sa akin ng pag-ibig, sasagutin kita. Relax, mali. Relax. Anong relax? Ba't relax? Enteng English yun. Ay, ko Tagalog. Relax, maes.
Ikaw ba'y ganyan ka talaga o namimiloso po ko lang? What you mean? Malapit ang kasi pasukan. Eh si Aiza ang kinakabahan. Tinuturo ako. Pero wala eh, naghahalo yung pamimiloso po at yung kakulangan ng alam sa usapan. At kaya tayo nagkukonferensya ngayon, gusto niyo magpatulong sa bata. Miss him, oh. Walang problema. Katulad ng sinabi ko kanina, all for one, one for one. Eh, paano naman matututo si Aiza kung parati ka nalang mali? One for all for all. Hindi naman English. Oh, hindi naman English ang problema eh. Marunong na si Aiza niyan. Ang gusto kong mangyari, eh makita ni Aiza ang kaugnayan ng pag-aaral sa tunay na buhay. Yung bang... Katutuwa lang kanyang subject. Nadali mo, Ateng. Yes. Nadali mo. Ano ba, may laman yung kulot na yan. At kapag nagawa nyo ang gusto ko, ako'y magiging mas mabuting kaibigan at amo. Kumbaga, karapat dapat sa inyong pagtutulungan. Yes. Okay. Alright. Ano ang nakakatawa? Huwag mo nang tanungin. Hindi ka matatawa. Sumagot ka! Hindi ko masasabi sa'yo dahil hindi ko rin naman magugustuhan eh. Basta ako na ang nakakaalam kung anong gagawin ko. Siyempre naman siya si ang Borgeta ko. Kaya kasama ko yun. The who is he? The why is he here? The when, Milano? The who na siya? Sa leksyon ko nung isang linggo, eh, hindi ko lang kayo siguro talaga narinig. Teka, ba't parang mainipleta ang ulo nyo? Eh, kabado lang. Ngayon pa, eh, kumpleto na ang balak natin. Si Munyite, parang kampanting hindi ko mawari. Eh, pwes, di panoorin natin. Ha? Ikaw na lang ang manood. Eh, sa tayo pupunta. Di panoorin, isa. Mandar na naman ang pagka-trigger happy ng asawa. Di yata alam na gusto nung gawin permanente yung gunban. Parang na polo, no? What? Anything wrong? Wala naman na, wala naman ito siya. Hindi ko pinatitingnan, pinagraradar kita. Sinabi ka agad eh. Hey! Ano na mo mga
mukha kita. Pamigyan sa akin ang mukha mo. Tetchie. Tetchie! Bayani! Lahat, Bayani? Hindi, hang muna bago maging Bayani. It's you they're talking about. Anong ginagawa mo dito? Isang bagay na ayon sa iyong biyanana, hindi ko kayang gawin. Talaga? Ikaw, matapang ka ba o nagtatapang-tapangan lang? May dapat bang ikalawa? Kung wala, bakit mo ako pinanonood? Di mo, sino ang tinakot mo? It's okay. Ikaw nga ni Pipoy, relax. In the meantime, you may go. In Tagalog, sibat. In Castilla, batse. Walang panoonan. Kuha. Hindi ako nagpakurot, ha? Kusa siyang kumurot dahil hindi nakapagpigil siguro. Nakyutan. Bagay, hindi naman talaga siya masisisi. Oy, sabi ko palang, kabibitaw ko palang na salita na hindi tayo manonood. Ikaw, ako hindi. Eh, ganun na rin yun. O sige, doon muna ako kay ina. Kukontray namin siya, ha? Enteng? Yes? Paano ka bang umalis ako? Nawala ka muna bago ka nagpaalam. You may go. Nagbibiro lang ako. Doon ka muna kay ina sa Encantasia at ako yung mayroong scientific experiment. Itong sinasabi ko sa anak ko eh. Pinag-aaralan sa eskwela, importante sa buhay ng tao. Tulad halimbawa ng science. Kung hindi dahil sa science, malalaman mo ba na ang tao ay kinakailangan ng 8 oras na tulog para siya lumusok. Maniwala ka, Aiza. Ang subject na English ay mahalaga sa buhay natin. Eh, di po ba pinayos po na magpinatubo mga kano? Sino lang ba kakausapin mo ng English? Eh, sino ba po yung mga Hapon? Umpisa ka na naman, Aiza. Ako, maski hindi ako nakapag-aral ng gusto, alam ko na maraming magagandang libro na nakasulat sa English. Katulad na rin bawa ng Romeo and Juliet. Eh, paano mo maiintindihan yan kung wala kang alam sa English? Papanoorin ko po sa TV. Maintindihan mo? Eh, bakit pa yung Mutant Ninja Turtles? Naiintindihan mo nga. Konti. Yan ang sinasabi ko. Hi, folks! Do you like something? Yeah! Eh, kung marami ka sanang alam sa English, katulad ng grammar, composition, yung mga ganun, eh di naiintindihan. I've grown out. Sa bagay, ano ang katuturan ng mga gandang libro, sine at TV? Kung wala namang kuryente, ano ang katuturan ng karunungan kung yung mga taong marunong daw na dapat magbigay sa atin ng kuryente ay lalong nagpapalala ng sitwasyon at wala rin magawa? Huwag ka na lang mag-aral. Thank you.
Nagulis niya po ako ng konti. Akong bahala. Ibahin mo ako. Nangako ako sa daddy mo na tutulungan kita, kaya gagawin ko yun. Salis-salis ang nakatoka sa akin. Ito ay may kinalaman sa ating gobyerno. Basura at tinatambak yung sarap ng bahay namin. Marami na basura sa bahay eh. Social studies ay isang pag-aaral ng ating buhay at ng ating gobyerno. Kung ang basura ay hindi nakokolekta, paano pa natin mapapag-aralan ang ating buhay at ang ating gobyerno? Bakit pa tayo mag-aaral? Aiza, pagkapakaligo ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa edukasyon. Alam ko yan, dahil hindi ako nakapag-aral eh. Kaya hirap ako at ano eh. Pero, teka. Eh, paano saan may tabo yan? Ang tabo, isa sa uli ko. At ang tubig naman, ipaliligo ko. Magkakasa sa inyo yan? Talagang ganyan ang panahon na ita. Kanya-kanya ng kabilidad. Hindi na mapapaligo ang magagawa ko dito kung hindi... Baka paglalaba pa ako ng mga medya. Kaya, ha? Kung ang tubig niya ay hindi nila kayang padaluyin sa mga bahay-bahay, bakit nila ikaw pipilitin makapag-aral? Ang edukasyon ay walang katutunan sa sitwasyong ganito. Ano? Nakakasama na sila? Opo. Tatakot ka pa? Hindi na po. Bakit? Dahil hindi na po ako papasok. Good. Bakit? Dati. Saan ka natatakot? Hindi lang po sa kusko na nakatakotan po. Hindi sa lahat-lahat na po. Kusko po, hindi ko po maintindihan eh. Alam mo, hindi mo maintindihan. Lahat po. Mawala nga yun ah. Ano ba ang mga pinagsasabi nila sa'yo? Naaalala ko, Kuya Enteng. Pero hindi ko matandaan kung bakit ko napagsasabi yung mga ganon. Hindi ko alam kung yung Brahma pag nagtulak sa akin. Ako rin. Baka itong basura na to ang dahilan kung bakit biglang naturete ang utak ko. Kaya imbis na matulungan ko si Aiza eh. Hindi ka ganun. Nakakaya sa'yo, hindi. Wala mo sa isang tabong tubig eh. Bumigay na ako. Kung Enteng, patawarin mo kami. Wala silang kasalanan. Kagagawa ni Monita ang mga nasabi nila. Huwag kang mabahala at kasalukuyan namin siyang kinokontra. Ako? Kinokontra? Paparo ko kontra nito sa mga influensya at negatibong kaisipan. Sa pamamagitan ng pagdarasal, sa taimtim na pagdarasal, sa isang kapangyarihan higit pa sa aming dalawang pinagsama. Isang kapangyarihan lubikha
ng lahat na nasa lupa, sa langit at sa ilalim ng dagat. Ang Diyos. Ano naman ang magagawa ng Diyos nyo? Maayos ba ng Diyos ang brown out? Mapapakulekta ba niya ang basura? At ang kawalan ng tubig? Higit pa rin ang magagawa niya. Paparusahan niya ang lahat na sumalakula sa bayan at nagdala ng ganitong sitwasyon. Patulad ang limbawa ng pangangati mo ngayon. Duluto! Paano ako nagkaroon ng ganito? Galing sa akin yan. Eh, hindi mo na itatanong. Kagagaling ko lang sa sakit. Ganito po ang kahina eh. At ang naging sakit ko, sinabi. Tsaka nalagot ka. Ay, ikikita ka ng mga puro perla sa mukha at katawan. Sige na ba? Huwag nila lang pasinin yun. Eh, galit ka pa ba sa amin? Sabi ko naman sa inyo, kapag natulungan nyo si Aiza, eh, sisikapin kong maging mas mabuting kaibigan at amo sa inyo, di ba? Ang kaso, hindi naman natulungan ng bata. Mas pag-iigihan ko pa ang pagiging mabuting amo at pagiging mabuting kaibigan. Nang sa ganun, hindi maging sagaban sa inyong panandaliang kahinaan patungo sa inyong pag-asenso. Aasisto pa ba? Wala na yatang pag-asa. Aba, may pag-asa pa kung magpapatuloy magdasal at pananampalataya. Yun na. Oh. Di ba? Mel. Daddy, papasok pa rin po ba ako? Ha? Pasok pa po ba ako? Ay. Tatakot ako eh. Ibig mo sabihin, hindi tumalab sa'yo yung mga narinig mo kanina kay ina? Daddy? Hmm? Pasok ko ba ako? Oo, anak. Eh kasi... Ang sabi ni Lola ina, may pag-asa sa patuloy na pagdarasal at pananampalataya. Ah! Daddy, alam ko ba yung pag-asa? Yung puro kay Amado Pineda? Tapusin mo muna si Daddy, anak, bago ka mamiloso po. Ang pag-asa, hope, pananampalataya, faith. At bilang isang ordinaryong mamamayan, ang pag-asa ay nasa edukasyon. May posibilidad na wala kang makuha ng trabaho kagad paglabas mo ng eskwelahan. Pero mananampalataya ka na darating din ang araw na maayos din ang lahat. At dahil edukado ka, madali ka makakasabay sa agos ng pagbabago. Kesa naman sa maunahan ka ng kaba, eh, magpapawardi-wardi ka. Baka malay mo, ayos na ang bayan, ikaw, kalat ka pa. Saan ka ngayon pupulot eh? Sa kangkungan. Gusto mo? Pasok na po ako sa school. Talaga? Talagang talaga. Oh my God, yan ako.
Ang sarap mong i-recommenda sa napokoro kaya sa nawasak.